At so ayan, hi guys, welcome back sa channel natin at eto na si Full Chapter 1123. Pero bago tayo magsimula, ay kung bago ka pa lang sa channel natin, huwag mo kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. So yun lang naman po at ulit, ay huwag na nga natin patagalin pa, simulan na natin yan. At so dito nga natin yung sisimulan sa mga knockout ng mga Marines natin dahil nga sa lakas ng hacking nirelease ni Emmet. Pero sa kabilang banda ay eto namang si Seraphim na Boa ay buhay siya, gising siya at nasa loob pa rin siya ng bubbles. Pero ginigising niya na nga dyan yung isa sa mga Vice Admiral natin para naman habulin na etong sila Luffy kaagad-agad. Pero pagkatapos nga dito ay talo naman dito yan sa side nila Luffy dahil etong si Luffy ay nagpaalam na siya dito kay Emmet. So sabi nga ni Luffy, ayon Giant, maraming salamat. Pero hindi na nga nakakibo, wala ng response etong si Emmet dyan. So kasi nga nalobat na ng tuluyan etong si Emmet. But then ay eto nga salita na ngayon etong dalawang higante natin. Sabi nga nila na wala na silang maramdamang presensya dyan sa mga kalaban dahil nga lahat sila nagsibagsakan na. At dito na nga nabanggit ngayon ni Dory na yung lakas ng haki na nilabas nito ni Emmet mas malakas pa kumpara dito sa haki ni Shanks. At pagkatapos nga nito ay dito na ngayon celebrate itong mga higante natin. Sabi nga nila, okay sige, punta na tayo, maglayag na tayo papunta dun sa Elbaf. At eto nga, layag na ngayon itong Elbaf ship at saka nga itong 6 Straw Hat Pirates natin papunta dun sa may Elbaf. So dito makikita natin na itong sila Zoro relax na habang itong si Bonnie nagbalik na siya dun nga sa kanyang original form, yung batang form niya, at nakayakap na siya, natutulog siya dyan kay Kuma. Habang eto sa kabilang banda si Luffy natuyot na, eto nga nakahiga na lang siya dyan sa may lap ni Nami. But then, ay pagkatapos nga nito ay may kita naman natin na etong si Sanji ay mag-isa nga siyang nakatayo at nakatingin siya dyan nga sa bangkay ni Dr. Vegapunk. So si Dr. Vegapunk nakalagay siya dun sa may kutsyon yung bangkay niya. So dito ay sabi-sabi nga lang ni Sanji na hindi niya maintindihan, hindi niya ma-catch up yung mga sinasabi sa kanya nito ni Dr. Vegapunk nung nandoon pa sila sa may isla ng Egghead. Pero ito raw ba talaga yung gustong mangyari nito ni Dr. Vegapunk? So kasi etong si Sanji kinakausap yan ni Dr. Vegapunk habang sinusugod sila o ginagera sila ng mga Marines. So kaya hindi masyado makapag-concentrate etong si Sanji sa mga sinasabi nito ni Dr. Vegapunk. But then ay pagkatapos nga nito ay dito na nagkaroon ng flashback ngayon 2 weeks ago, at eto yung nakita nga ni Shaka na nagbago yung data nila. So kaya naman dali-dali sinabi niya yan dito kay Dr. Vegapunk at saka nga kay Pythagoras. So ang sabi nga ni Shaka dito, yung amount ng energy na nilalagay dito sa mga Seraphim unti-unti na dadagdagan. So kaya nga kung miscalculation nga raw nila to, ay aba talagang ang laki ng error na nagawa nila. Pero maliban pa rito, pati nga raw yung data patungkol doon sa power plant nila ay nabago rin. So kaya dito react na itong si Pythagoras. Sabi niya nga dyan na hindi ito yung record na nilagay nga nila. So dito napagtanto nila Dr. Vegapunk, ibig sabihin na tampered itong info yung mga data ang nilalagay nila dyan. At ito nga, isa sa mga Vegapunk yung may gawa niya. At so kaya ang sabi ni Dr. Vegapunk na hindi kaya baka etong si Lilith yung salarin yung suspect dyan. So siguro dahil nga kasi evil, diba, yung sa pagkakagawa nga dito kay Lilith. So kaya going back dito sa tatlo, sabi ngayon nga ni Shaka na laki nga masyado nung amount ng energy na nakuha sa kanila. Pero sa mga Vegapunk, silang tatlo lang yung may alibi. So labas sila dun sa suspect. So kaya ang gagawin nila ngayon, kailangan nilang obserbahan yung natitira pang 4 na mga Vegapunks. So kaya dito sabi nga nito ni Pythagoras, kaya pala pinapa-turn off o pinapa-stealth mode muna ni Shaka yung kanilang utak. Nang sa ganun ay hindi malaman ni Lilith yung pinag-usapan ng tatlo na to at pati na rin yung kanilang plano once na ilagay na nila yan o i-upload na nila dun sa may punk records. At then ay pagkatapos nga nito ay dito na nagsimulang mag-imbestiga ngayon etong tatlong Vegapunks. Pero pagkalipas nga ng isang linggo ay dito na discover na nito ni Pythagoras kung sino yung totoong suspect dyan. So ang sabi nga
ni Pythagoras na hindi si Lilith yung may kasalanan. Kung hindi, eto talagang si York. So ang ginagawa nga raw ni York dito, nag-upload siya ng mga fake o ng mga maling memories doon sa may punk records. At pagdating doon sa mga crime scene, yung mga CCTV doon, tinatampered din nito ni York. So kaya nga dito sagot na etong si Shaka, sabi niya nga dyan, na-discover niya nga rin na meron din nagde-deploy din sa kanilang mga sea beast weapon ng unauthorized. So dito nagugulat etong si Dr. Vegapunk, bakit nga raw yung nagawa nito ni York? Pero ang dagdag pa ngayon nito ni Pythagoras, may nakita nga rin daw siyang mga jamming o signal ganyan dun sa white na Dendenmushi. So ibig sabihin, ginagamit rin niya nito ni York sa paikipag-usap. So kaya nga dito, sabi ni Dr. Vegapunk, sige, kunin nga nila yung record o yung audio dun sa white snail na ginagamit nito ni York. At then ay pagkatapos nga niyan, ay dito na nila nalaman na etong si York, kinokontak itong five elders doon na sa may Marijua. At sinabi nga ni York dito na etong sila Dr. Vegapunk, pinag-aaralan o ni-research yung Void Century. So sinimbong ni York, ibig sabihin, etong sila Dr. Vegapunk, dyan na sa may five elders. So kaya nga sabi dito ni Dr. Vegapunk, kaya pala panay ang punta sa kanila nung Cypher Pole, kasi nga sinumbong na neto ni York eh, yung research na ginagawa nila Dr. Vegapunk about doon na sa Void Century. But then, ay pagkatapos nga nito, ay dito na nga nangyari itong insidente dyan sa may Lulusha Kingdom. So ito nga yung dinestroy na, o talagang in-erase na nila imusama itong kingdom na to. At dito ay napagtanto nga nito ni Dr. Vegapunk na itong si York, ginawa niya, kumuha siya ng portion nito ni Mother Flame, at sa pamamagitan ng mga sea beast weapon na to, ay pinadala niya yan doon sa may Marijua sa mga five elders. At dito, sabi nga ngayon ni Dr. Vegapunk na parang ayaw niya man isipin, pero ibig sabihin, etong world government, nasa kanila yung isa sa mga ancient weapon. At etong si Mother Flame, yung ginamit na pang fuel para dun sa ancient weapon na yon. So kaya nga dito, sabi ni Shaka, ay hindi kaya mas magandang huliin kaagad nila ayang si York, at ngayon may time pa sila para tumakas. Pero eto nga, sabi ni Dr. Vegapunk na hindi malabo na nga mangyari yan. Kasi nga unang-una, etong si York ay napatunayan niya na yung kanyang sarili dito sa world government sa mga five elders sa pamamagitan nga nung pagbigay sa kanila nung portion ni Mother Flame. At so kaya ngayon, sabi nito ni Dr. Vegapunk, lahat ng mga nakakaalam, lahat ng Vegapunks na may alam patungkol nga sa Void Century, lahat sila mamamatay na, at kahit saan pa sila pumunta, hindi sila makakatakas. So kaya ngayon ang gagawin nila ay kunin daw lahat nga nila, lahat ng mga barko, para mailigtas na yung mga residents dyan na sa may Egghead. Pero dito nga sa kabilang banda ay nakaisip na ng pang-counter etong tatlo, sila Dr. Vegapunk, etong sila Shaka. At ang sabi nga nila dyan na maliban pa sa mga tao na kailangan nga nila na iligtas o protektahan, ang kailangan nga nilang isecure din dito ay pati nga ito yung bote na gumagawa ng mga ulap o tinatawag na island cloud. So eto nga yan, kung mapapansin nyo ay eto yung sa malaking bote sa may gitna, eto yung gumagawa ng mga ulap na to. So dito sabi nga ni Dr. Vegapunk, kailangan nila na ma-secure itong bote na nga na to, o itong technology na to, kasi magagamit siya ng humanity kapag lumubog na nga itong buong mundo. So kasi diba, inaasahan ni na tataas yung sea level at malulunod itong buong mundo. So kaya kailangan nila yung technology na yan. At yun pala, by the way, yung tawag dito ay cloud loft. But then ay pagkatapos nito ay dito nga may kita na etong si Dr. Vegapunk minomodify na etong si Emmet. So kasi nga para dyan ilagay etong Dendenmushi na magbobro ka sa kanila. Pero eto nga, habang nagtatrabaho dyan, etong si Dr. Vegapunk ay biglang dumating dyan etong si York, at medyo nahuli niya etong si Dr. Vegapunk. So tanong ni York kung ano ginagawa ni Dr. Vegapunk. At eto, sabi nga ni Dr. Vegapunk na tinatry niya kasing pagalawin etong ang si Iron Giant sa pamamagitan ni Mother Flame. Pero eto, sabi nga ni York, ay sana nga ma-perfect na ayang si Mother Flame. So dito sa loob-loob nga neto ni Dr. Vegapunk, na the fact na hindi pa kompleto ayang si Mother Flame, ay ayan talaga yung pinakapag-asa na lang nila ngayon. So sana nga rin di na talaga ma-perfect eh ayang si Mother Flame. But then ay pagkatapos nga nito, ay dito na nagsimula yung sa recording nito nila Dr. Vegapunk patungkol nga sa mga nalalaman nila about sa Void Century. So ito na nga yung mga broadcast niya sa mga nakalipas na chapter. At pagkatapos nga nito nung sa recording nila, ay binura na rin nila yung kanilang 2 weeks na memory. So para nga na hindi na malaman nito ni York yung kanilang plano. At so pagkatapos nga dito sa pagkakabura nila Dr. Vegapunk sa kanilang memory, ay pagkagising ni Dr. Vegapunk, may nakita siyang note dyan, at yung note na yon galing din sa sarili niya. So dito sabay-sabay nilang binasa yan ni Shaka at sa hangan ni Pythagoras. At ang sabi
sabi ngayon dito sa note na malalaman nilang tatlo na may nabura sa memories nila pero kusang loob nilang ginawa yan. At kaya nga dahil dito ay baka magulat etong tatlo na to sa mga susunod na mangyayari. Pero ang isa pang nakalagay rito na alam na ng world government yung patungkol sa research na ginagawa nila about sa Void Century. So kaya nga dito medyo nagulat o nanakot pa. Ito sila Dr. Vega pa kasi ibig sabihin nga niyan mamatay sila. Pero ang dagdag dun sa note na huwag mag-alala o huwag matakot, ito sila Dr. Vegapunk, dahil nakagawa na nga sila ng countermeasure. At ang kailangan lang gawin dito nila Dr. Vegapunk ay yung maniwala sa sarili niya at mamatay. At din ay pagkatapos nito ay biglang cut yan dito sa time na kung saan nga ay pababa. Ito sila Dr. Vegapunk, nakasakay sila dyan kay Vegatank 8 para iligtas ayang si Bonnie. So dito kinakausap ni Dr. Vegapunk itong si Sanji at ang sabi niya nga dito na after nilang maligtas si Bonnie ay mag-stay put na lang siya at hindi na siya kailangan pang iligtas nito nila Sanji o nila Luffy at pabayaan na lang siyang mamatay. So dito nagugulat itong si Sanji, din niya maintindihan yung sinasabi ni Dr. Vegapunk. Pero ang tuloy nga ni Dr. Vegapunk dito na feeling niya kasi kapag namatay siya ay may something important yung mangyayari kaya pabayaan na lang siyang mamatay nito nila Sanji. Pero ang dagdag pa ni Dr. Vegapunk yung patungkol sa One Piece treasure ay sana etong grupo nila Luffy yung makakuha niyan. Gusto ni Dr. Vegapunk sila raw yung maka-acquire nito. But then ay pagkatapos nito ay balik na nga dito yan sa mga higante natin dahil nagsiselebrate na nga sila at kasama nga dyan etong si Usopp. So etong si Usopp tuwan-tuwa kasi nga finally ay pupunta na nga raw sila dun sa kanyang dreamland sa may Elbaf. Habang sa kabilang banda ay etong si Luffy ay ganito pa nga rin. Tuyot pa nga siya kasi sinasabi ni Luffy huwag muna mag-celebrate kasi nga di pa siya makagalaw. But na pagkatapos nito is yan guys, so hanggang dito na itong full chapter natin. So nung sa nakaraan ay nag-message nga si Oda patungkol dito sa ending ni Egghead Arc. So ibig sabihin ay eto na yung katapusan nga ni Egghead at proceed na ngayon dun sa may Elbaf Arc. So siguro ay i-present ko na lang din sa inyo yan guys. But din yun nga ay maraming salamat sa panonood dito kay One Piece natin. So lagi mag-ingat, God bless niyo lahat at kita-kits tayo ulit.